Good morning, Kap. Ayan. Hello, Kuya Billy. Kamusta? Kuya Cons, Ernie Cabrera. Napasyal ulit kayo dito sa amin ng biglaan. Maraming salamat. Kahit papano, yung aming ulam may mapagsaluhan natin. Tingnan yung mga tira-tira. Ayaw kainin ni Paring Ether. Napakabad niyan. Idol talaga ang gusto kong makakwentuhan eh. Pakinggan nga natin yung chika ni Kuya Cons, Ernie Cabrera. Balita ko, nag-judge ka. Opo, sa nung piyesta ng San Isidro Labrador, ng Indakan. Kasi si Paring Ether, nagtataka ako, lagi kang tinatawag na judge. Paano ka ako naging judge yun? Ang alam kong trabaho nun, construction ng swimming pool. Doon lang mag-judge ako. Nang? Sa Indakan. Indakan. Anong nangyari nung time na yon? Yun nga, nung alas 7 yung umpisa nung dance competition. Dance competition, pumunta ako doon. Sabi ko, ba't alas 8 na hindi pa nagsisimula? Yun nga, may nabanggit na may isang tao raw na hindi raw ako pwede doon. Kaya ginawa nila sa akin, pinaalis nila ako. Bakit naman hindi ka pwede doon? Hindi ko nga rin alam eh, hindi naman nila... Baka naman kasi hindi ka pasado sa gandang lalaki. Yan ba na? Ano ba hanap nila? Ano ba hanap nila? Lalaki, babae, maganda, pogi. Magaling. Magaling. alam mo, sa totoo lang nabalitaan ko to, tawanan lang tayong lahat at nabilib ako sa'yo kasi kababa ang loob mo. So, may nagpaalis sa'yo nung time na yon. Anong ginawa mo? Sabi sa akin, pasensya ka na, cons. Tapos ginawa ko, sige okay lang, wala namang problema. Sabi, tumayo na ako. Ilang oras ka naghintay doon? Matagal, siguro sa kalahati. Sino ang nagbanggit sa'yo na hindi ka pwede doon? Organizers? Organizer. Pero galit ka ba sa organizer? Hindi naman, hindi ako nagagalit sa kanila. Okay lang naman, sinabi ko sa kanila na nung paalis ako, okay lang. Hindi ka nag-uramentado doon? Wala sila narinig sa akin. Walang tumbling, walang split. May konting pagpupunas ng mukha dahil pinawisan ako nung araw ngayon. Pinawisan ka, maigi. So anong pakiramdam na napaalis ka? Sa akin, medyo masama rin sa loob ko. Kahit naman sino mo sa kanila mangyari. Pero okay lang. Pero okay lang. Oo, kasi ganun. Umalis ka ng tahimik. Diyan ako nabilib sa'yo. Wala nga sila narinig sa akin na... Hindi, ano man, basta sinabi ko, sige. Gastos yun. Bulong mo nga sa akin, magkano ba dapat ibibigay mo? 4K yung binigay ko. 4K? Dapat pala pinangmeri... 500 na solicit sa sobre. Dapat pala pinangmerienda na lang natin. Malaki din yung 4K na yun. Pero isinuli yata sa iyo, no? Opo, binalik naman po. Ulitin ko, galit ka ba sa organizers? Hindi po. Galit ka ba dun sa kahit sino sa mga tao dun? Yun lang pong isa. At least tapat ka. Naging tapat ka na ikaw ay nakaramdam ng galit. Tao lang eh. Ano naman ang ginawa mo doon sa galit na yun? Gumanti ka ba? Hindi. Nagsalita lang ko na uuwi na kami. Hindi pala maganda rito. Okay. Sige. Balita ko si Mrs. yata. Umusok. Sabi ko nga sa'yo, kung ako ikaw, kung ako ang nandun sa pwesto mo, baka nag-tumbling split ako doon. Mapansin lang ako. At saka ako magpapaalam na ako'y pinaalis. Diba? Sa akin lang, alam problema, si Mrs. Pero pinakot, salita na hindi maganda. Normal yun sa taong nagmamahal. Kahit naman ganyan itsura mo na medyo nakakatakot tingnan, may kababaang loob at kabutihan naman palang taglay. Natatakot ako sa'yo noon, sa totoo lang. Sa lahat ng konsyon ni Kap, ako pinakabait. Pero Kap, nakita ko talaga na nung time na pag naglilinis kayo sa NV9, siya, di ba? Siya. Gamit niya. Lahat. Pati tao niya. Gamit niya, tao niya sa construction, libre. Libre.